Meron pong paglilinaw ang GMA Network. Ito po ay sa lumabas kanina sa Philippine Daily Inquirer tungkol sa umano'y pagbili sa aming network. Ayon kay GMA Chairman and Chief Executive Officer Attorney Felipe Gosson, wala silang pinipirma ang anumang dokumento kaugnay sa sinasabing umano'y bentahan. Hindi rin daw siya o iba pang opisyal ng GMA Network ang pinagmula ng impormasyon sa inatalang artikulo. Sa naturang artikulo na pinamagatang GMA 7 acquisition price seen at 52.5 billion pesos, may tinukoy ang manunulat na si Doris Dumlao na ika nga'y sources na umano'y nalalaman, may nalalaman tungkol sa mga umano'y pag-uusap. May impormasyon din daw siya galing sa isang malapit sa mga nagmamayari ng GMA 7. Itinanggi ni Tony Gosson na sa kanila galing ang impormasyon na yan.